Okay guys, welcome back. Now using this plant as an example, this is a Yamatori, this is a tugas material. How can we explain yung generation? No? Okay, when this plant arrived, ito lang yung meron. Ito wala to, sanga na to, pinatubo na to. Ang meron lang ito, tsaka ito. No? Okay? So this one, ako na nagpatubo nito, and this one as well. And the branches na tumubo dyan hanggang dito sa taas. Okay? So as you can see, kasi Yamadori siya, no, itong tubo na to dito, sa trunk niya, no, this is a twin trunk, I already considered this as counting sa one. Pero sometimes, no, dito ako nag-i-start. No, but if you count this, no, one, this is one, then this would be, if this is branch 1, branch 2 to dito, no? Kung saan may cut. After ng cut, nagpatubo ng dalawa. Itong dalawa na to, this is another generation. Sorry sa aso. And then from that cut, nagpatubo na naman ako. No? And from that cut, nagpatubo na naman ako ng twigs. And so on and so forth. This is not yet finished na bonsai. Some of the branches are 4th generation. Some of the branches are nasa 5th generation. No? But the idea is from one branch, nagpatubo ako ng dalawa, dito yung sa baba, tsaka dito yung sa taas, and then galing doon, nagpatubo na naman ako ng another branch, set of branches, dalawa na naman, to fill the spaces, and eventually, no, yung first branch niya, nabuo ko ng ganito. Okay? Ganyan. Meron na siyang ramification. It's not yet a good ramification, but at least marami. I'm sorry sa aso. Okay? Ganon din sa kabila. No? So, walang sanga dito. Nagpatubo ako. Okay? So, if you count this, this is 1. No? That's S. And then, may branch ako sa likod. That is 2. And then, 3. And then, 4. And then, 5. Kung saan mayroong twigs. Hindi siya umabot ng 6th generation. Okay? So, yan ang ginawa ko, no? So, nakikita natin na using just 1, 2, yung back branch is number 3, and then apex, pwede mong mabuo yung isang buong canopy. Okay? So, hindi kailangan na sobrang daming branches. Yung initial branch mo, yung first primary branch mo, at least tatlo lang sa basic bonsai, pwede ka na makabuo ng isang buong canopy. No? Using yung clip and grow method na from one branch, putulin mo, patubuan mo ng dalawa, no? And then from the two branches na tutubo, patubuan mo ulit ng dalawang branches. Okay? So, I hope medyo na-clear ko itong first gen, second gen, third gen na branches. At ito, yung sketch. No, sana nakadagdag ako para medyo maliwanag. Okay? Now, ang hirap siya i-explain dito sa video, but if you just try to follow it and you try to experiment on your own dyan sa inyo, kung napanood nyo itong video na to, maiintindihan nyo to, no? And you can do it by actually applying the method, no? And of course, you just have to be careful sa, ano, sa branch placement, no? Kasi kung unang tatlo pa lang, makikita mo talaga walang itsura, no? Kulang. But if you do the cut, clip and grow method, no, cut and grow method, na pagputol mo ng isang sanga, patubuan mo ng dalawa, and then you arrange the branches kung saan may empty space, no? And then you try to grow another branch there, mafi-fill mo yung puno at magkakaroon siya ng canopy. At dyan din papasok yung importance ng what? Ng paggawa mo ng sketch. Okay? So, yun, no? So, sana medyo klaro. Pero kung hindi klaro, you can ask me below sa comment section. Okay? So, that's it, no? Just enjoy your bonsai journey, no? Especially sa mga newbie, do not rush. You enjoy the learning process and eventually you'll get there, no? So, just enjoy your bonsai journey one bonsai at a time. Salamat.